Sa ngayon, marami tayong mga bagong kaso doon sa trafficking for sex pornography. Pangalawa, marami din yung mga lumalabas via backdoor, no? So ginagamit pa rin hanggang ngayon yung Tawi-Tawi, yung Zamboanga, going to Malaysia as a jump off point, pagkatapos doon na sila pinagdi-distribute sa ibang bahagi ng mundo. Yes, yeah, opo, marami. At saka ngayon, sa ngayon, napapansin namin kahit sa mga nare-rescue namin, marami talaga sila yung parang ang destination nila is sex pornography. Opo, yes. Mayroon na rin po tayo, mayroon din kaming ilang mga kaso ngayon na may mga kapangsanan na mga kabataan din, ang mga tina-traffic. Kung minsan marami sa kanila yung bingi, no, may iba naman mga pipi na talagang naaabuso. At nakakalungkot dahil itong mga kabataan na ito ay wala silang kakayahan para mag-express ng kanilang sarili. Iba sa kanila po binibenta din sa prostitution. Yung iba naman sa kanila ay nandoon pa rin doon sa mga pagawaan. Well, sa government natin, of course, mayroon tayo ngayon mga batas na sinusulong na sana madalian nila. At of course, sana bago pagmapasa na ito, bigyan din ito mga kakibat ng mga pondo at saka mga programa. No? At saka pangalawa, kailangan pa rin yung sama-sama na pagkilos, sama-samang koordinasyon ng pagkilos ng pamahalaan. Well, sign petition. May petition kami ngayon na nananawagan sa gobyerno ng Pilipinas na ratifikahin yung ILO Convention. Doon din po sa ating mga social media, pwede po kayo magbigay ng mga impormasyon kung saan po sila makakuha ng tulong. Pwede po ninyo na i-advertise yung ating hotline 1343 at doon po sila makatawag at makapaghingi ng tulong. Ano po ba yung mga advantages ng social media na sana na take advantage Opo, sana nga noon kung mayroon din na tayo ng multimedia sa noon, marami na sana yung mga naaabot ng mga kabataan sa ngayon. Kasi lahat alos ng mga kabataan ngayon ay nasa social media na. So ibig sabihin, yung exchange ng information ay mabilis. No? So, apo. Sa ngayon, medyo masaya ako kasi ito manifesto na ang lahat-lahat ay nagkakaroon ng interes at sama-samang pagkilos. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng convergence o nagkakaroon ng lahat ng sektor ay talagang sumasama-sama para labanan ng human trafficking.